DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. At ako pa ngayon ang hindi makaunawa? Hindi mo ba nakikita? Tadhana na mismong nagtakda at maliwanag pa sa sikat ng araw. Hawak mo na sa iyong mga kamay ang pagkakataong ating inaasam. Kaya isang kahangalan ang iyong pagiging bayani. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Lakip ang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Isang Kahangalan ang Iyong Pagiging Bayani. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ayos! Solve na ang problema natin. Teka, kilala ko may-ari nito eh. Ano? Kanina ko lang siya inihatid at alam ko kung saan siya nakatira. O paano ka naman nakakasiguro sa kanya nga yan? Ilan ba naging pasahero mo sa araw na ito? Siya lang ang naging pasahero ko dahil wala nga akong ibang ginawa ngayon kundi puntahan ng mga kaibigan at kamag-anak ko. Pero wala ka pa rin kasiguruhan sa kanya nga yan. Paano kung yung pasahero mo kahapon ang may-ari ng clutch bag na yan? Teka, may ID rin dito eh. At hindi ako maaaring magkamali dahil namumukhaan ko siya. Siya nga ito eh. Tapos, Barangay Holy Spirit sa Commonwealth ang address niya. At doon ko nga siya inatid kanina. Kahit na! Kasalanan niya yan, tatanga-tanga siya eh. Huwag mo na isuli. Sorry, Loretta. Hindi kaya ng konsensya ko. Kung talaga nakukonsensya ka, hindi mo pababayaan ang nag-iisa mong anak. Ginagawa kong lahat para sa aking anak. Alam ng Diyos kung gaano karubdob at kataimtim ang aking panalangin. Ito na nga yung kasagutan ng Diyos sa panalangin mo. O ano pa bang hinahanap mo? Alam ko sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin, pero hindi sa ganitong paraan. Hindi ko dapat angkinin ang hindi sa akin. Kaya mali ito, Loretta. Maling-mali. O eh, anong tama? Ang hayaang mapahamak ang anak natin? Basta, kahit paanong sabihin mo, isosole ko ito. Sa ayaw at sa gusto mo.
Di hamak na mas maganda at mas maayos ang inalisan natin kaysa dito sa nilipatan natin. Ganito lang kasi ang kaya nating upahan sa ngayon eh. Nga masaklap eh. Di na nga tayo komportable dito sa ating pinuntahan. Tapos wala rin sa isa yung halaga ng ating iniwan. Para lang tayo nasunugan. Huwag kang mawala ng pag-asa, Jaime. May awa din ang Diyos. May babalik din yung nawala sa atin. Likas na sa isang tao ang pagiging makasarili, Sonia. Kaya huwag ka nang umasa. Siguro sa mga sandaling ito, nagdidiwang na yung nakapulot ng pera mo. Sana pala, binigay mo na lang sa akin. Dinala ko na lang sa kasino. Baka sakaling na doble pa yung pera natin. Bakit, aray, oh! Jaime! Sumumpong na naman ulit siya ko. Ani? Teka. Ano naman? Halika na, tayo na sa ospital. Huwag na. Wala naman tayo babayad eh. Kaya mo na lang ako mamatay, Rick. Ano ba? Huwag ka magsalita ng ganyan. Sabi ko naman sa'yo, hayaan mo na lang ako. Para matapos ng paghihirap natin. At bakit, Jaime? Pag namatay ka ba, matatapos na ang problema? Mas malaki ang gasto sa pagpapalibing kaysa pagpapahospital. Huwag mo na ako ipalibing. Itapon mo na lang ako sa dagat kapag namatay ako. Ano ka ganun ba? Na lang. Matao to. Tayo mga na ngayang kaatihan at kadrabahan mo. Halika na. Tayo na sa ospital. Bilisan mo dahil hindi pa ako handang mabiyuda. Bakit ganun? Walang tao. Tapos may padlock na itong gate. Ito nga ba yun? Hindi kaya naligaw lang ako. Pero hindi ako maaaring magkamali. Dito talaga yun. Ito mismong address na nakasulat dito sa kanyang ID. Ano kaya nangyari sa kanya? Saan ko ngayon siya haglapin? Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dok, kumusta na ho si Jaime? Ano ho lagay niya? Good news. Successful ang kanyang operation at stable na ang condition. Talaga ho? Naku, Dok, marami ho salamat. Eh, kailan ho siya ililipat ng private room? Baka mamaya lang. Sedated pa siya eh. Ay, paano? Maiwan muna kita. May pupuntahan pa akong ibang pasyente. Sige, Dok. Maraming salamat ho uli. You're welcome. Salamat sa Diyos. Ligtas na si Jaime. Pero paano na aming hospital bill? Saan kami kukuha ng pambayad? Isoli mo na ba? Nagbigay ba ng pabuya? Wala na ron eh. Lumipat na raw sila. At ang sabi ng kapitbahay niya, naibenta na raw ang bahay na yun. O, isa lang ibig sabihin nun. Talagang para sa atin ang perang napulot mo. May iba pang paraan para matuntun kung kinaroroonan niya. Ano ba talagang mahalaga sa'yo? Ang buhay ng anak mo o ang pagiging bayani mo? Ginawa ko nga ito para sa anak natin. Talaga? Para sa anak mo? Ay, naku Samuel, ang labo mo. Mas malabo ka pa sa lubluban ng kalabaw. Ginagawa ko lang ang alam kong tama. At balang araw, ipagmamalakay ko ng aking anak dahil nagkaroon siya ng isang matinong ama. Sira pala ulo mo eh. Paano kayo pagmamalaki ng anak mo kung nakabaon na siya sa hukay? Hindi mamamatay si Tonton.
Mabubuhay siya. At sino ka para sabihin niyan, ha? Kailan ka palaging Diyos para malaman ang mangyayari sa hinaharap? Tama ka. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. At siya rin ang may hawak ng ating buhay. At naniniwala akong hindi niya pababayaan ang mga taong lumalakad sa tamang landas. Kumusta na si Tonton? Nakailang balik na ang doktor, hinahanap kayo. Kailangan yung pumirma ng waiver para maoperahan na siya. Dapat kasi pumirma na kayo bago kayo umalis. Nasaan na ba yung doktor? Ewan ko, maglilibot lang daw siya dahil may iba pa siyang pasyente. Halika, Loretta. Hanapin natin si Doc. Ayun si Doc. Papunta na siya rito. Salubungin na natin. Doc, kumusta na po? Doc, saan ba kayo nagpunta? Kanina ko pa kayo hinahanap. May pinuntahan lang po kami sandali. Doc, ano po lagay ng anak ko? Unstable pa rin ang kondisyon niya. Kaya pumirma na kayo sa waiver. Dahil kailangan na talaga siyang maoperahan. Sige po, Doc. Pipirma na po kami. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ono, nakita mo ba? Marami ako nakitang ganyang pangalan, kuya. Pero wala eh. Mga kapangalan lang niya. Ilang beses ko rin hinanap pero hindi ko rin nakita eh. Baka hindi yun ang ginamit yung pangalan sa Facebook. Posible yun, Kuya Samuel. Pero posible rin wala talaga siyang Facebook account. Siguro nga. Ano nga yung binabalak mo, kuya? Ano ba sa palagay mong dapat kong gawin? Bakit hindi mo subukan lumapit sa media? May kakilala akong taga DZRH. Gusto mo, samahan kita? Pwede rin, pero saka na lang yun. Susubukan kong bumalik sa dati niyang tirahan. Baka nakalipat na rin yung bagong may-ari ng bahay. Sa kanya ako magtatanong. Wala nang padlock itong gate. May tao na siguro. Teka, tatawag ako. Tao po! Tao po! Yun, may lumabas. Bakit po, sir? Ano pong kailangan ninyo? Kayo po bang may-ari ng bahay na ito? Ay, hindi po, sir. Katiwala lang po ako dito. Ganun po ba? Opo. Nasaan na ho may-ari? Hindi ko po siya nakikita pero kaibigan po siya ng uncle ko. Nasaan ang uncle mo? Nandun po sa probinsya. Hindi ko po alam kung kailan siya babalik. Ganun ba? Hindi bale, mag-iiwan na lang ako sa'yo ng contact number ko. Kung sakaling dumating ang may-ari, pakisabi sa kanyang tawagan ako, ha? Hindi ko talaga mahagilap yung may-ari ng pere. Ang tigas kasi ng ulo mo. Ayaw mong maniwala, para sa atin talaga yun. Naku, pagtatalunan na naman ba natin ang bagay na ito? Ano bang binabalak mo? Baka lumapit na ako sa media. Yun lang ang nakikita kong paraan. Hanggang ngayon ba naman, hindi ka pa rin kumbinsido? Hindi pa rin ba malinaw sa iyong lahat? Talaga bang bulag ka? O nagbubulag-bulagan ka lang? Ikaw ang bulag, Loretta. Dahil binubulag ng kasakiman ang iyong katinuan. Bakit, ha? Kasakiman ba para sa isang ina na isipin at isaalang-alang ang kapakanan ng anak niya? Mahirap bang intindihin yun, ha? Naiintindihan kita. Akong hindi mo maunawaan. At ako pa ngayon ang hindi makaunawa? Hindi mo ba nakikita? Tadhana na mismo ang nagtakda
maliwanag pa sa sikat ng araw. Hawak mo na sa iyong mga kamay ang pagkakataong ating inaasam. Kaya isang kahangalan ang iyong pagiging bayani! Matupad nga kaya ni Samuel ang kanyang dakilang mithi na maisuli sa may-ari ang perang hawak niya? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ng FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Chester Jan Singian, Vilma Borromeo, Dionel Benjamin, Olive Madrideos, at si Rosana Villegas sa papel na Loretta. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Isang kahangalan ang iyong pagiging bayani. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.